Magandang umaga sa inyong lahat. Ito, palinawin natin yung ilaw. Ayan. Ayan. Okay na. Nga, ito muna. Nga, dumating si Sir Jun Jun Highland kanina. Nasa labas pa nga ako, nasa shop pa ako. Then, nilintay niya ako sandali dito kasi pauwi na rin naman ako kanina. Maraming salamat nga pala sa kanya. Kontra yung wife ko dahil doon sa maraming barya na binigay sa akin. Tuntura yung wife ko kasi sa kanya naman din kasi talaga yung iwanan sila kasi yung sa accounting natin. Kaya tuntura siya kasi ang daming barya na bago. Nag-iipon siya talaga ng ganoon. Kaya ito, mga to, tsaka yung ilan pa dito, pag fishing, binigay niya sa akin. Yan lang. Tsaka itong grill ang pang fishing din. Ngayon, nakikita ko lang kasi dun sa mga kasama ko, ito, yung ganito nila. Pareho. Yung dinudugtong lang siya. Ganyan. Ito kasi pang heavy duty, pang malalaking istila. Ayan o, haba. So ganito yun, nakikita kong pangkaraniwang ginagamit. Hindi kagaya ng akin yung parang telescope. Although mamahalin din yung binili ko noon, para sa akin, magamit ko. Nakita ko, mas okay to, mas siguradong mas mahal to. Kaya maraming salamat sa kanya kay Sir Highland. Heavy duty talaga, oh. Ang ganda niya. Maraming salamat talaga. At hindi ko nga rin masikasong bumili. Saka isa pa. Mahal din to. Lilipat ko na lang dito yung aking total, napuputol naman siya kasang-kasa sa kotse. Pag umuwi ako ng Batangas, dadalhin ko to. Makapag-pising kami din. Yung isa, bibili pa ako ng isang yung gano'n, makakalimutan ko yung tawag. Kaya nga pala, ito nga yung kagaya nung yung pinakita ko nung yung kailangan madaliin kasi yung may-ari, pupunin na. So na, napasyalan niya na ito, nagamit na, nasiro na, ang naging problema, kapareho ng ergen ko. Pareho siya. Ang naging problema niya, may singaw sa bolt. Kaya, ginawa na niya, pinalitan ko naman ang industrial rubber. Nag-fabricate ako ng rubber para mailagay, para pang matagalan na talaga. Kagaya nung sa ergan ko, pag-o-ring po kasi, hindi yan tatagal dito. Pag-o-ring yung ginamit nyo, mga 1 week lang, baka wala pa. Isang gamit lang, yung dalawang gamitan, wala na. Balibala kung meron kang o-ring na kasa sa kanya na kagaya nung ginagamit sa regulator. Pero kahit pa, iba talaga yung rubber na industrial siya. Mahunat siya, matibay. Kaya hindi yun. Ayan. Ito na siya. Kapareho ng ergan ko. Dahil natin iputong. So, itong airgun na to, itong airgun na to, siguro magagamit to, ipapalinis ko rin ng konti kasi nakakaya. Kapatid, halos ng airgun to, kapatid siya. Yung may-ari na lang, yung bahala magpaganda sa kanya. Ito naman isiro ko na rin siya. Pagkatapos kong ayusin yung naisiro ko na rin. Naisiro ko na rin po yan. Kaya
tama-tama na yung gamitin ng may-ari. May ano nga po tayo, shoutout nga pala kay Sir Roderick Maranan, kay Engineer Maranan. Invitation siya sa Sunday. Ayan. Pupunta tayo. Tingnan natin yung may-ari nito, itong area na to, kung hindi siya wala siyang pasok sa Sunday, makakasama natin siya. So ito, although may lagi yan ang gate sa ilalim, dito natin siya inilagay sa taas para mas madaling makita. Kita ka agad siya. At yun nga, medyo ano lang yung trigger niya, hindi kasi nilambot nung sa akin, pero ano siya, mas mabilis yung kalabit niya. Ibig sabihin mo, yun po kasi sa akin na airgun, medyo malaki ang hata bago siya pumutok, bago siya mag disengage. Ito naman, yung konting tiga mo lang, pumutok na. Kaya lang, medyo mas matigas siya. Yun siya. Mas ano, pero tama-tama, hindi naman siya nakikreate ng ano, pag-swing ng ano, hindi naman as in ganong katigas. So, ayan, nasa gilid ng gauge, threaded offset, with the, hindi ko alam kung DBB ito, si Tanso, purong Tanso, yung kanyang barrel. Tapos yun nga, matindi siyang pumutok compared doon sa airgun to. Airgun kasi malagutok eh.